Kung magpapagawa ka ng bahay, mangungutrata, mamamakyaw, magdi-DIY, dapat alam mo kung paano kinukuha yung dami ng hollow blocks at ano yung diskarte na gagawin mo para walang masyadong masayang, sumobra o maraming nasisira na hollow blocks at ano yung gagawin mo para masulit mo yung binabayad mo kila mamang mason at mamang labor pag maglalatag na sila ng hollow blocks. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa bag na to. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, ako si Donald Dinyega, isa akong professional civil engineer at ang purpose ng video na to ay for information lang. So paano ba kinukuha yung dami ng hollow blocks? Ang gagawin nyo lang ay kunin nyo lang yung area na paglalagay nyo ng hollow blocks. Ibig kong sabihin, kung wari ito ngayon yung pader nyo na paglalagay ng hollow blocks, ito yung haba ng pader nyo at ito ngayon yung taas, nasa 2 meters at saka 1 meter. Ang kukunin nyo lang, kunin nyo lang yung area na to. Kung paano ba kinukuha yung area, ganito yan. Para makuha mo yung area, ang gagawin mo lang, imumultiply mo lang yung dalawang side. Ito yung haba ng pader at saka yung taas ng pader. Dito sa sample natin, yung haba ng pader ay 2 meters. Ito ngayon yung length, 2 meters. Imumultiply mo lang siya sa height, ito yung taas ng pader na 1 meter. Ang kakalabasan niya ngayon, 2 times 1 ay 2 square meters. So yung area ng pader na to ay 2 square meters. Ngayon para makuha mo yung dami ng hollow blocks, ang gagawin mo lang ay imumultiply mo lang ito sa 12.5. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yung multiplier natin o ang gagamitin natin is 12.5. So ang kakalabasan niya ngayon, pag minultiply mo yung 12.5 sa area na 2, ang kakalabasan niya ngayon ay 25 pieces. So ang kakailanganin mo na hollow blocks para malatagan itong 2 square meters na pader na to ay 25 pieces. Ngayon ilatag natin kung tama yung nakuha natin na computation na 25 pieces dito sa 2 square meters. Meron akong dominos dito. Kunwari ito ngayon yung hollow blocks. Yung sukat ng dominos na to ay kasukat doon sa real life na sukat na hollow blocks. Pinaliit ko lang. May tatlong klase o kapal ng hollow blocks. Mayroon di 4, mayroon di 5 at saka mayroon di 6. Ano ba yung di 4, di 5, di 6? Dito sa measuring tape, sa taas, ito yung inches. Pag sinabing di 4, 4 inches yan. Pag sinabing di 5, 5 inches yan. Pag sinabing di 6, ay 6 inches yan. Pero yung dimension ng hollow blocks, ito yung haba at saka taas niya ay pare-parehas kahit na anong klase o kapal ng hollow blocks. Ang haba ng hollow blocks ay 40 centimeters at yung taas niya ay 20 centimeters. Sa measuring tape, pag sinabing 40 centimeters, ito yung 40 centimeters. Ito yung haba ng hollow blocks at yung taas naman niya ay 20 centimeters. Ngayon, ilatag na natin itong hollow blocks na to. Pero bago kayo maglatag, siguraduhin nyo muna na mayroon kayong mga dowels. Ito yung vertical bars na nakaabang. Ang distance ng vertical bars mula sa poste, kung may poste tayo kabilaan, ay 60 centimeters, center to center. Pero yung iba, ang ginagawa nila ay 80 centimeters. Depende kasi yan sa designer kung sino magdi-design o sino ang gagawa. Pero ako personally, nag-set ako ng standard na yung distance ng vertical bars na to ay 60 centimeters. Magkaiba kasi yung strength ng 80 at saka 60. Kumbaga, mas matibay yung 60 kaysa sa 80 centimeters. Medyo mas makakatipid ka nga lang kung gagamit ka ng 80 centimeters. Kasi kung tignan nyo, kung 60 centimeters ang gagamitin nyo, ang piraso na vertical bars na iaabang nyo ay isa, dalawa, tatlo. Samantala pag 80 naman ay dalawa lang. Kumbaga nakatipid ka ng materyales kung 80 ang gagamitin mo. Magkaiba lang talaga sila ng strength. Kaya tatandaan nyo sa construction, every time na magbawas ka ng materyales, nagbawas ka rin ng tibay nito. Ngayon continue natin. Ilatag na natin yung hollow blocks. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So limang hollow blocks ang magagamit mo sa 2 meters na haba ng pader. Ngayon gagamit lang tayo ng running band na sistema. Dalawa, tatlo, apat. Ngayon sa kabilaan, kailangan mo ng kalahating hollow blocks. So kalahati-kalahati, isang buo pa rin yan. So limang hollow blocks pa rin ang kakailanganin mo. So sampu na. Continue natin. 11, 12, 13, 14, 15. Dito,
pag nakapaglatag ka na ng tatlong layers na hollow blocks, kailangan din mayroon kayong abang na dowels dito sa poste. Na ang distance naman tong dowels na to ay 66 cm. Bakit 66 cm? Sa pagitan kasi ng hollow blocks mula dito sa base niya at pagitan nito, ay meron tayong mortar, ito yung palaman. Ang kapal kasi ng palaman ay 2 cm. Ngayon kung may 2 cm yan sa bawat pagitan, tatlong 2 cm, ang kakalabasan niyan ay 6 cm. So ngayon, ang hollow blocks natin, yung taas ng hollow blocks ay 20 cm, may tatlo tayong layer, so 60 cm plus 6, kung ang kakalabasan niyan ay 66 cm. So ngayon, continue natin. So maglalagay ka ngayon ng horizontal bars sa pangatlong layer ng hollow blocks. So i-continue natin, latag tayo ng hollow blocks. Another 2, 3, 4. Then, kalahati sa bawat kabilaan. So, limang hollow blocks uli. And then, yung last na layer, another limang hollow blocks uli. So, ang total na hollow blocks ngayon dito ay, ang na magagamit mo ay 25 pieces. Kumbaga, eksakto yung nakuha natin na 25 pieces. Pero, syempre, hindi ka bibili na eksaktong 25 pieces. Kasi, minsan, pagalimbawa pag nag-order ka ng hollow blocks during delivery, minsan hindi maiwasan na may namababasag. Kahit during construction, si Mamang Mason, pag nagbasag siya ng hollow blocks o nagputol siya, minsan yung kalahati ay nababasag siya. Kaya kailangan mo maglagay ng additional na hollow blocks. So, ang normally na additional na hollow blocks, ang nilalagay dyan ay 10% sa total na kakailanganin mo na hollow blocks. So kung mayroon tayong 25 pieces, ang gagawin mo lang, i-multiply mo lang siya na 0.10. Ang kakalabasan niyan ay 2.5 pieces na additional na hollow blocks. Pero syempre, hindi ka naman makakabili na kalahati lang. So kailangan mong buuin. So imbis na 2.5, ang gagawin mo ay 3 pieces na additional. So ang u-order mo ngayon, imbis na 25, magiging 28 pieces na hollow blocks. Yun ang u-order mo pag maglalatag ka ng 2 square meters. Ngayon, pag-usapan naman natin kung saan nakuha yung multiplier natin, 12.5. Ganito lang kasi yan. Kung halimbawa, ito ngayon yung pader natin, ang sukat niya ay 1 meter at yung taas niya ay 1 meter. Kukunin mo lang yung area nito is 1 square meter. Ngayon, ang magagamit mo na hollow block sa 1 square meter, pag nilatagan natin ay 1, 2, kalahati, 3, 4, then kalahati again, din 5 na hollow blocks ang magagamit mo. 6, 7, 8, 9, then 10 kalahati, 11, 12, and then may kalahati pa. So ibig sabihin, every 1 square meter, 12 kalahati ang magagamit mo na hollow blocks. Kaya ito yung ginagamit natin na multiplier. Every time na mag-compute ka ng area, i-multiply mo lang siya ng 12.5. Kasi yun ang magagamit niya na hollow block sa 1 square meter. Kumbaga, every square meter ay 12.5. Ngayon, maglagay na lang kayo ng additional na 10% para doon sa mga mababasag. Ngayon, ang diskarte na gagawin mo para walang masyadong nasasayang na hollow blocks. Kung nag-compute ka at nakuha mo na kailangan mo na hollow block sa bahay na pinapagawa mo ay 1,000 pieces, ang gawin mo lang ay orderin mo lang siya ng pailan-ilan. Huwag mo siyang u-orderin na buo na 1,000. The more kasi na ilalagay mo yung mga hollow blocks doon sa site ng mas matagal, mas maraming masasayang, mas maraming mababasag. Kaya ang gagawin mo lang ay orderin mo lang na 200, then next delivery naman is 200, then another 200, and yung pinakalas na orderin mo, imbis na umorder ka, halimbawa naka-order ka ng apat na nagtagto 200, is 800 yon, yung 200 na orderin mo, bago ka umorder noon, ay sukatan mo muna uli yung natitirang area na paglalagyan mo ng hollow blocks para yun na lang yung uorderin mo. Malay mo ba, ang kakailanganin mo na lang imbis na 200 is 100 pieces na lang na hollow blocks. Kumbaga, mas makakatipid ka. At isa pa, huwag kang papayag na i-deliver sa'yo na hollow blocks ay basa pa hanggat maaari yung tuyong-tuyo na. Kasi pag basa pa, malambot pa ito. Isang hawak lang ni Mamang Labor, basag na agad siya. Isang tipak lang ni Mamang Mason, basag agad siya. Kaya mas marami kang masasayang na hollow blocks hanggat maaari yung tuyo na na hollow blocks para makaiwas na mas maraming mababasag na hollow blocks. Ngayon pagdating naman kay Mamang Mason at kay Mamang Labor, para masulit mo yung binabayad mo sa kanila,
Pag alam mo na pagkabukas, ang gagawin na ni Mamang Mason ay mag-aasintada siya o ito'y maglalatag na ng hollow blocks, dapat sa araw na to, kumuha ka na ng labor para ipahakot mo na yung mga hollow blocks, buhangin at saka simento. Kumbaga, ilalapit mo na siya kung saan mag-aasintada si Mamang Mason. Para pagkabukas, ang gagawin na lang ni Mamang Labor, imbis na maghakot siya, ay maghahalo na agad ng simento. Habang si Mamang Mason naman ay nagle-layout siya para sa pag-aasintada. Kasi kung mangyayari, kung yung araw pa lang na yon na mag-aasintada si Mamang Mason at doon pa lang maghahakot si Mamang Labor, pagkatapos ni Mamang Mason mag-layout, ang wala pa siyang gagawin kasi hihintayin pa niya si Mamang Labor na makapaghalo ng simento. Kumbaga sayang yung oras na dapat si Mamang Mason ay naglalatag na siya ng hollow blocks. Kaya minsan, mapapansin nyo, si Mamang Mason ay tumutulong na lang maghalo ng simento. Ako personally, pag nakita ko si Mamang Mason na tumutulong siya maghalo ng simento, ibig sabihin may problema doon sa preparasyon at may problema doon sa labor. Hindi ko binabayaran si Mamang Mason para maghalo ng simento. Kasi pag nakita ko na naghahalo si Mamang Mason ng simento, ibig sabihin mahal yung labor ko. Kasi yung labor, iba yung sahod nila kaysa doon sa Mason. Kasi ang trabaho ni Mamang Mason ay maglatag ng hollow blocks. Kaya tandaan nyo, yung bilis ni Mamang Mason ay na kay labor. Kaya nagkakaroon yan sila ng problema, si Mamang Mason at saka Mamang Labor. Namimili si Mamang Mason ng labor niya. Kasi kung ang nakuha ni Mamang Mason na labor ay medyo tamad, mababawasan din yung accomplishment niya na imbis na makalatag siya na mas marami, mas maliit lang yung malilalatag niya, masisira siya. Kasi pag mabilis si Mamang Labor, mapapabilis ngayon si Mamang Mason kasi ayaw ni Mamang Mason na natutuyuan ng simento. Kaya yung buhay ni Mamang Mason, yung bilis niya, ay naika Mamang Labor at doon sa preparasyon. So yun, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Ingeniero TV, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para manotify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time uli. God bless. At saka, ingat lagi!